Welcome back mga kasabong. Nandito naman po tayo sa LSTV Vlog. Anyway, nagpapasalamat po ako sa mga nag-subscribe no dun sa channel ko. At narating na po natin ang 1K no na subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa tiwala ninyo. Ito po, may didiscuss po tayo ngayon. May katanungan po ang ating mga kasabong. Nandito po. Tara, lapitan natin. Si Sir Chavins Baro ang una nagtanong. And then pangalawa si Sir Rons De. And then may katanungan din po si Sir Felix Dacula. Yung mga katanungan po nila ang ating sasagutin sa araw na ito. Sa mga bago sa aking channel, paki-subscribe na po ang aking channel. Paki-click na rin po ang notification bell. Paki-like na rin po ang ating mga video at paki-share na rin po kung maaari. Sinisiguro ko po sa inyo na quality knowledge ang matututunan ninyo sa akin, no, true experience. Okay, siguro no, kasi masyadong yung dalawa medyo may similarity no, yung katanungan ni Sir Chavins Baro at ni Sir Felix Dacula. Ang una ko muna sasagutin no, yung katanungan ni Sir Rons De. Dahil kasi ito para mabura ko mamaya itong space na to para malagyan ko ng computation no, yung katanungan ni Sir Chavins Baro at ni Sir Felix Dacula. Okay, ang tanong ni Sir Rons De. Thank you sa tugon. Ano po sir yung ginagamit nyo na feeding pampitik every 2 hours sa tuwing binababa nyo yung manok para maging on point po sa oras ng laban? Okay, gaya na na-discuss ko na no, dun sa pinost ko na pointing sa araw ng laban. Tapos nagpapiyaw tayo no doon sa mga nakaraang video natin. Ganito lang po 'yan no. Kung ano yung ginagamit natin sa conditioning na feeding, yun din po binibigay natin na pang-point. Hindi po tayo pwedeng magpalit. Hindi po tayo pwedeng sa araw na 'yon ng laban, nagpo-point tayo, magbibigay tayo ng ibang patoka or mag-endorse tayo ng ibang bago sa kanila. Dahil kasi stress ang abutin ng manok, baka hindi magtunaw. Ngayon ganito, no? Bago tayo pumasok sa precon, nag-change feeding na tayo. Dahil kasi dun sa maintenance, mababa ang crude protein na pinakakain natin. And pagpasok sa precon, pang-condition ang patoka natin. No? Sinisiguro natin ang crude protein ng patoka natin nasa 18% pataas. Ngayon ganito, yung crack corn na binibigay din, pagka yung dry ang manok natin, dahil kasi soak nga ito, no, nakababad, ibig sabihin may kargang tubig, isa yung crack corn sa ginagamit natin para mag-absorb ng moisture ng manok. And then, yung itlog, no, isa rin yan na nagbibigay ng tubig, nakukonvert sa tubig. And then, yung apple, pwede rin. Ngayon, ganito naman, kung basa naman ang manok ninyo, pellet, kung ano yung power pellet na ginagamit natin during conditioning, yun din ang binibigay natin. Pagkatapos, may gumagamit, no, ito, bahala kayo, kung, pero hanggat mareyo, kung indoors to, eh, no, yung popcorn, malakas ang makeup ng, ano, ng moisture. Ang problema, masyadong matigas yung popcorn, eh, baka hindi tunawin, kaya mas maganda na lang, yung pellet na lang. Yung popcorn, ha, yung mismong mais ng popcorn, matigas yun, tuyo yun, di yun nakababad. Yun ang pinangihigup nila, I mean, yun ang pang, ano, ng moisture. O ngayon, ganito. Yung itlog, kasama rin yan sa feeding natin. Daily yan, araw-araw. From pre-con, nagbibigay na ako ng itlog. And then, hanggang sa conditioning, tuloy-tuloy yan, araw-araw. Kaya kasama yan sa diet nila. And then, meron pa tayo, granules, no? Bee pollen granules. Ito yung ginagamit ko, no? Hindi ako gumagamit nung honeybee. Yung honey, no? Na yung malapot. Kasi pag hinalo ko yun, ito, parang ano to, ayan yung naka-granules, oh. Ito, buksan natin, ha. Para makita ninyo. Pantao to, eh, oh. Ayan, oh, parang mga, ano, parang paminta, no. Ayan. Binibigay ko yan. Nagiging pointing feeds din to. Sa araw ng laban, pampakalma, pamparelax, pag wala akong dapat i-adjust. Binibigyan ko nito, sanay silang kumain ito. Mahal to, kaya hindi pwedeng sobrang dami. Kasi kung itong ihalo ko, ito, abang kakain sila, hindi sila yun, no, parang nabubulunan.
Hindi katulad ng yung honey na nabibili, yung malapot, pag inalo mo sa patuka, kung papansin ninyo, malagkit. Diba? Ano bang epekto ng honey sa manok? Una-una, nakaka-relax ho ng manok, no? Ang honey. Kahit sa tao, no? Nakaka-relax to. And then, alam naman natin na antioxidant. Marami, no? Complete food nga to, yung honey. Pero isa lang to, no? Sa ginagamit natin. Ngayon, ganito. Oh, parang hindi ka naman problema, Sir Rons de. Kung ano yung mga feeds na ginagamit mo, yun ang dalin mo. Kung nagbibigay ka na itlog, yung itlog, tubig nga ang dala niyan, eh, no? Nagbibigay tayo ng itlog para mag-moist, no? Pagkatapos, bukod sa itlog, yun nga, yung mga pellet, kung ano yung ginagamit mong pellet, huwag kang makukuha ng ibang pellet. Kung ano yung ginagamit mong crack corn, yun din, may nakababad ka. Hindi naman ganun karami, kung marami kang manok na lalaban ng araw na yun, hindi magdala ka ng kung ano lang yung sapat, di ba? Tapos yung pins ko nga, yung greens ko, ganun din, kung paano ako magtimpla sa manukan ko, ganun din ako magtimpla pag araw ng laban, kung yung timplada nila. Pero syempre, limited na, no? Kung ilang grams lang ang dapat, depende sa salat ko, no? Sa hipo ko sa manok. Kung matubig pa, kung may laman pa. Yan lang masasagot ko sa iyo. Yan ang mga ginagamit ko, wala kang indoor sa bago. O kasi baka mamaya ang panunaw nila, ang bituka nila, manibago, madidiscarrel ang laban natin. At baka hindi kumilos na maya sa manok. Okay. Sana nasagot ko ang katanungan mo, Sir Ronsde. Maraming salamat sa tiwala at sa suporta. Okay, buburahin ko na yung, ano mo, ha, yung tanong mo kasi para mapaglagay natin ng competition dito, no? Yung sa katanungan ng dalawa. Buburahin ko na muna. Okay na. Ito muna ang tanong, ito muna ang katanungan niya, no? Kasi parang similar to, eh. Medyo similar ng konti, no? Medyo related. Okay. Yung kay Sir Felix Dacula. Siguro napanood niyo yung ano, yung pointing tsaka yung nakaraan, no, na post natin. Ang tanong niya ganito, no? Assuming po after cycle drops, may 10 grams pang pagkain sa loob ng manok. Automatic ba na 10 grams din ang moisture niya or tubig sa katawan? Sa madaling salita, same ratio na lang ng moisture at pagkain sa katawan. Okay, Sir Felix Dacula. Ganito, no? Yung sinasabi ko na 10 to 15 grams na pagkain sa bituka at 10 to 15 grams na moisture sa katawan, you know, estimated natin yan, no? Pinaka, kumbaga, gabay natin. Mas sigurado yan, no? Pagka nag-sekal, definitely 10 grams, no? 10 to 15 grams may laman yan. Yun ang mga moisture na yan, ikaw ho makakasagot at hindi ako. Una-una ho, pagka inawakan mo manok sa umaga, kasi kailangan, ano tayo eh, nakatutok tayo sa manok. Hanggat maaari, alam natin ang hipo ng manok natin mula day one. Mula nung pinili pa lang natin yan, mula nung sinelect pa lang natin yan, alam na natin ang hipo niyan. On day-to-day basis, alam natin ang konong hipo niya. Kung siya matubig o hindi. Doon sa mga sanay, madali na usa kanila yan. Pero doon sa mga baguhan, talaga medyo hirap pa ng konti, no? Pero in the long run, matututunan nyo rin yan. Sanayin nyo ang sarili ninyo, no? Yung manok ko na nagda-dry, ang balahibo niya, no? Pag inawakan ninyo yung manok, unang-unang malagkit ang salat. Parang medyo bumabara, no? Ang hindi katabi ng pagka yung ma-moisture, magandang moisture, pag inagod mo, madulas. Yung dry, oh, medyo parang pumipigil, magaspang. And then pangalawa, sa senyales na nagda-dry ang manok or tuyo ang manok, pag inangat mong ganun sa likuran, ho, makikita ninyo ang pinakabalahibo sa likod, kumukulot, ibig sabihin natutuyo na ang manok ninyo. Ngayon, ganito, no? Sinisiguro ko, no, kung biyasa ka or siguro pag-aralan mo mabuti, basta nagseka lang manok, sinisiguro ko mga 10 grams pinakambaba. Ang laman niya sa bituka. Hanggang 15 grams. Depende nga, sabi nga siya, depende sa hipo mo sa manok doon sa araw ng pagsasubmit ng timbang. Dahil kasi ako, from day one, actually, from selection pa lang, even sa ano, wala, araw-araw hawak ko manok ko, eh, no? I mean, ako nakatutok sa manok ko hanggang sa araw ng laban. Ngayon, ganito, yung hipo ng manok mo, napaka-importante yan, lalo sa moisture.
malalaman mo kung matubig o hindi. Yung manok na ma-moisture, syempre mas mabigat, no? Okay, Sir Felix Dacula, ganito para mas madaling intindihin, no? Kasi ako nagpapatulog ako ng manok, even day 20 na, nagpapatulog ako ng manok, hindi sa keeping pen. Nagpapatulog ako sa tipi. Kasi mas sanay ako dun, no? Wag lang umuulan. Sabi ko nga nung nakaraan, wag lang umuulan. Sa tipi matutulog ang manok ko. Dahil kasi pakiramdam ko, pagka pinatulog ko ang manok ko sa keeping pen, sa tagal ko na nagde-derby, kinabukasan ng umaga, parang ang salat ng manok ko, hindi ko gusto eh. Parang medyo malagkit siya eh. Na hindi katulad ng paggaling sa tipi, pag inawakan mo, parang kang ano, napakakinis ang hinahagod mo. Parang napakakintab. Yun nga lang, kailangan mababaw ang tulog mo. Kasi nag-absorb sila ng moisture eh. O, pwede ko rin naman gawin yan. Patutulogin yung sa keeping pen. Kaya lang, I need to, ano, to wake up, no, umaga. Importante sa manok ng mamugan. Napaka-importante sa kanila. Gaya nga na sinabi ko nung mga sa nakaraang video ko, moisture in, moisture out, no. Hindi true tubig. Yung tubig ng hamog, mga pasok sa mga balat nila, tsaka sa balahibo nila, doon papasok. Ngayon, ganito, yung katanungan mo kasi yung pagkain, assuming na 10 grams, pagkasekal, pagkatapos yung tubig, assuming 10 grams, possible ba na ito ay parehas, kumbaga same ratio, no, ng tubig at ano? Possible na pwede, possible din na hindi. Gaya nga na sila, sabi ko, ikaw lang makakasagot, no, sa day 20 kasi sasubmit na ng timbang yan eh. Nung kaya ka nagtatanong ng ganyan na 10 grams kasi para alam mo kung paano mag-adjust. Ngayon ganito, doon sa day 20, madaling araw, pagkagising mo, ikaw lang makakaramdam yan kung ano ang salat ng mano mo, bumigat ba, gumaan ba. Ngayon ganito, yung pagkain, no, sinasabi ko na pagkasekal 10 to 15 grams, possible ba mas tumaas? Possible! Possible na mas marami siyang laman. Kaya lang, kapain mo yung butchi. Pero pag clear ang butchi, ginagarantiyan ko sa'yo, 10 to 15 grams lang ang laman. Yan na lang ang laman ng pagkain. Ang tubig, possible din na mas mataas pa sa 15 grams. Kasi kung nag-absorb siya na maraming moisture eh. Siyempre, no, yung manok na yung araw ng day 20, uminom pa ng marami. Maraming iniinom niya. Tapos doon sa mga day 18, 19, 20, marami pa rin siyang iniinom. Dahil si unlimited water nga ako eh, di ba? Kung mag-condition, bago ako mag-submit ng timbang, basta unlimited water. Dahil kasi kung kayo matagal na naghahanda ng manok, tulad ko, no, nung una natakot ako eh. Kasi nung, ang manok pala, pagka yung lumalapit ng gumaganda ng kondisyon, eh kusa siya nagbabawas ng tubig. Kahit duldulan mo, babawasan niya ang tubig. Hanggat maaari, hanggang tatlong lagok, pinakamarami niya apat na lagok pagka magandang-maganda na ang pakiramdam niya. Magandang-maganda na. Kumbaga, nasa, malapit na siya sa peak eh, nasa 85% o 90%. Pagka ganun na ang kalagayan ng manok, halos ay uminom ng tubig. Oh, ngayon, yung tubig, pwede bang lumagpas sa 10 grams? Pwede. Kaya ang pinapayo ko, dapat obi-observant ka, no? Lagi mong inoobserbahan sila kung sa kabila ng araw-araw, pare-para sa timbang, biglang bumigat naman ngayon. Tapos pag salat mo ng manok, masyadong pakiramdam mo. Sa salat kasi nalalaman yan eh, sa itsura, tsaka sa salat, no, yung matubig, tsaka hindi. O, nung makita mo, matubig, ayan, yan yung maaaring dahilan, dahil kasi possible, no, na marami siyang na-absorb na amog. Pero kung di ka naman na nagpapatulog sa tipi at sa keeping pen, walang dahilan, no, para dumami moisture niya. Maliban na lang kung yung day 20 ng hapon, pinakaya mo, marami siyang ininom. Kaya nang sabi ko, pag maraming ininom ang manok ko, yung day before the fight, eh out na yan. O bakit sasabihin mo, bakit out na yan? Eh paano ilalaban mo? Marami akong inaanda, kaya marami akong pagpipilian. Kasi sayang ang manok eh, kung itutuloy ko eh. Kaya, syempre, sa dami nila, pare-paro naman ang alas sila, no? E di, dun pipiliin ko na yung pinakamagandang pakaramdam. Sana ako nasagot ko, no? Ilan naman ang tanong nyo kung possible ba na yung 10 grams, same ratio, no? Yung grains, yung pagkain, tsaka yung tubig sa katawan. Kung possible, possible, oh. Possible din na hindi. Possible din, oh, mas marami ang pagkain sa katawan kaysa moisture. Ganun sinabi ko, no?
Kailangan kinakapaan natin ang manok natin sa umaga para malaman natin kung ubos. Pero pag ubos ang laman ng butchi at nagsegal yan, I assume 10 to 15 grams lang ang laman. Pero ang moisture niyan, possible din na mas mababa sa 10 to 15 grams. No? Makikita mo naman ang manok. Tignan mo kung nagda-dry na ang manok. Kasi ang panahon natin, minsan humid, minsan mainit, minsan, di ba? Baka rin nag-dry siya. Or baka mamaya, yung lugar ninyo, naka-aircon pa yung pahinga ng manok mo. Higupin mo niya ng moisture, no? Pag naka-aircon. Kaya kailangan, pinakamainam, kung aircon ang kwarto, lagay nyo ng tubig, no? Kung pwede sa timba. At, kung hindi kayo sanay sa aircon, huwag na kayo gumamit na aircon. Medyo nagkaroon na ako ng aral dyan, no? Nung unang sumali ako sa derby, natuyo ang manok ko. Kasi nga, yung kung napanood ninyo yung mga ibang video ko, na-discuss ko naman dun, kung bakit nangyari yun sa San Juan. Anyway, Sir Felix Dacula, maraming salamat sa tiwala. Sana nasagot ko yung tanungan mo. Pupunta naman tayo kay Sir Chavins Baro. Katanungan ni Sir Chavins Baro. Good PM, boss. Katanungan lang po, ininfo po kung bakit po ang ibang handler nagsasubmit sila ng timbang. Halimbawa po, 2190 ang timbang ng manok nila. 2-1 submission nila. Hindi sila nababad weight. Ininfo po, maraming salamat po. Okay, sasagutin natin yan. Itong katanungan mo, kung panoorin mo maigi ang mga pinost kong video, makikita mo, no? Sabi ko nga, yung 50 grams na bawas ko, maning-mani lang yan, baliwala, no? Para sa akin, kahit 60, yung pinaka-minimum talagang bawas ko. Pero sabi ko nga, yung 60 grams, minsan ginagawa kong 50 grams, no? Bakit? Kasi nga, depends sa lahat ng manok. Ngayon, ganito. Ano bang, ano, no? Ito. 2190 ang timbang ng manok, no? Day 20. Kasi submission na to eh. Day 20, no? After cycle, 2190. Ngayon, ang sinubmit ng handler na tinutukoy mo is 2-1. Meaning, ang difference is 90 grams. 90 grams. Okay? 90 grams. Ngayon ganito, no? Ilan ba ang allowance? Allowance. No, give and take. 35 grams. Pag binawas natin ng 35 grams sa 90, ilan na lang ba ang ilan ang dapat nating abulin? 55. Okay. Yung dinidiscuss ko nga, no, assuming na after cycle 10 to 15 grams. No, na pids. Sa bituka nila. Pagkatapos, assuming, no, yung sa ano naman, sa moisture naman, assuming, no, mga 10 to 15 grams. Sabi nga, depende sa lahat, no? Depende sa lahat. Okay. Ngayon, ganito. Ilan yan? Lagay na natin sa maximum. 30. Okay? Less 30 mo to. Ilan ang diferensya? 25, no? 25 pa yung abulin. Minaximum na natin yung sinasabi ko, no? 10-15 grams. Minaximum na natin. 90 binawas niya. 25 pa yung abulin natin dahil kasi yung 35 na allowance, tsaka yung 30 grams na hinggaling dito sa natira sa bituka, tsaka yung moisture, no? 30, di 65. Di problema nga yan, 25. No? Problema yan, 25. Hindi, oh, hindi yung problema yan. Bakit po siya nagbabawas sa 90? Kasi alam niya, ang manok niya matubig pa. Kayang-kaya niyang ilain yun. Ngayon, nagtimbang ba siya nung nagsekal? Possible, hindi. Alam niya, may lamang pang manok niya. No? Yun yung mga possible na nangyayari. Hindi naman sa parang pagbubuhat ng pangko, nagbabawas ako kahit 100 gramo. Kaya lang, huwag nyong gagawin, mga newbie, huwag nyong gagawin kung hindi nyo kabisado. Kasi kailangan, ano mo lahat yan eh. Kumbaga, ano mo lahat yan, tignan mo lahat yan. Ang manok mo, matubig.
ang manok mo, punong bigat, no? Magandang tumunaw naman, kailangan magandang tumunaw ang manok. Pagkatapos, ang manok na kung masyado matubig ang manok mo, I mean, ma-moisture pa, no? Nag-absorb ng maraming moisture, kaya mong hugutin yan. Yung tinatawag na 90. Sabi ko nga, kahit 100, kaya mong hugutin. Eto, no? Isa pang tip. Kung magbabawas kayo ng 90, no? Above dito sa sinabi ko, above dito sa 30 plus yung allowance sa 35, pag nagbawas kayo dyan, 65 yan, no? So, 90 less 65 is 25. No? Pag nagbawas kayo ng 90, be sure na meron kayo nito. No? Meron kayo nito. No? Meron kayo nyan. Gunting. May gunting kayo. Tayo nalil, parang asagwa. be sure na meron kayo nito. Lalo't hindi kayo sanay, ha? Be sure. Bakit? Alam mo sa sarili mo na yung 90 or hanggang 100 kaya may bawas. Dahil kasi doon sa hipo ng manok mo noong araw na yon, nag-absorb ng maraming moisture. Pagkatapos, yung nagtimbang ka, hindi pa nagsisikal. It means, nung magtimbang ka, more than 15 grams or baka nasa 20-25 grams pa ang laman ng manok mo. Diba? Tapos, yung pagsalat mo, tapos medyo minom siya ng mga, sabi natin, 5-6. Tolerable pa yun, 5-6 hanggang 8. No, na inom ng day before. Pagkatapos, namugan pa. Oh. Kailangan mo magdala nito. Bakit? Kasi 5, 10, 15 grams hanggang 20. Kaya ko ibawas dito. Hindi ko ginagawa yun dahil kasi nagkamali ako ng competition. No, I mean, na parang nagyabang ako, malaki binawas ko. Hindi ako nagdadala nito dahil kasi paniguro, hindi aabutin, kailangan magbawas ako ng tot, balahibo. Para yung makuha ko yung timbang na ano, kasi ang laki ng binawas ko eh. Diba? Unang-una, hindi ko gagawin na magbawas ng malaki kung alam kong hindi kakayanin ng manok. Dalayo, ito tandaan ninyo mga newbie. Isaisip ninyo, huwag makukompensate, no? Huwag matutuyo ang manok. Dahil pag natuyo ang manok, wala akong ipapalo. Malaki nga na bawas natin, malaki nga tayo sa laban, ang problema, ang manok natin tuyong-tuyo. Pag tinamaan ng tare, sandali, hilata yan. Tapos na ang boxing. Dapat palagi magandang moisture ng manok sa oras mismo ng labanan. Hindi basa, hindi rin tuyo. Ha? Minsan kasi yung ibang handler, sabi ko nga, alam na nila. Wala yan, no? Yung sinasabi nila na kasi nasa bloodline, kaya mong i-dry out. Hindi, oh. Hindi. Wala sa ano, no? Hindi ako naniniwala dahil kasi sa dami unang inanda akong manok. Mapa light pulse, mapa heavy pulse. Same lang ho ang ginagamit kong sistema. Sawa naman ang ano, nasa itaas. Maganda naman nilalaro manok natin hanggang sa basaan. No, hindi naman tayo tumatagas pagka kahit marami ng tama ng manok natin. Hanggang sa huling ininga, tumutuka. Yun lang ho masasabi ko, no? Pagka yung tayo nagpursige, naitaas natin ang babawas natin, eto, magdala tayo nito. Paniguro lang, no? Kung hindi kayo sanay na ninyo. Malaki na babawas sa buntot. Piliin nyo yung nasa bandang ano lang, no? Wag ba kami, nagkalbo na yung manok nyo, no? Tatawanan kayo, no? Tsaka huwag nyo pakikita doon sa mga mananabong na nagbabawas na kayo ng balaibo dahil nakakahiya, di ba? Tapos sa pang-technic dyan, sa likod, sa bandang malapit sa buntot, no? Medyo dun. Hindi kalbong-kalbo, hindi pahala tayo pag inanong-ganan na lang. Pero yung ano, yung mga isa, dalawa, tatlong suwi, tapos may konting balaibo, 5 grams, kuha na kagad eh. Pag nabawas ka pa ng mga dalawa, tatlo, tapos medyo sa ano, kuha na kagad. Ang problema mo dyan, kapag ka naka-battle trim ang manok mo, kasi ako nagbabattle trim ako eh. Ano ba ang dahilan? Bakit ako nagba-battle trim? Kasi, pag ang manok, hindi dahil sa gusto ko pogi, no? Hindi. Oo, yun nga, isa sa pogi, no? Magandang itsura.
Kaya ako binabattle trim ang manok, lalo na sa puwitan, para yung pupo niya, yung droppings niya, hindi sumasaad sa balahibo. Pangit, di ba? Kitang-kit para. Pangalawa, paglabas ang bandang pagkapuit niya sa bandang dito, sa ilalim, makikita mo yan, no, yung talagang manok, kahit hindi, wala niyang kulay-kulay, pulang-pula yan. Ibig sabihin, maganda ang sirulasyon ng dugo. No, nakikita dun. Kaya ako nagba-battle trim. Pangatlo, yun na nga. No, pag nag-battle trim ako ng manok, kung mga 20 lang, 20 gramos, nakakabawas pa ako. Pero yung pag-battle trim, bago pa lang pumasok sa pre-con. Bago kayo pasok sa pre-con, binabattle trim ko na yan. Battle trim, yung kinabukasan, deworm, delouse. Diba? Bago sa pre-con. Para at least sanayin ng manok. Dahil kasi, magbabattle trim tayo. One week before the fight, patay tayo. Baka manibago ang manok mo. O, diba? Okay na ba? Nasagot ko na ba? Ayun, 2190 to 1 na hindi nagbabad weight. Hindi ko sa lahat ng manok nila nagagawa nila yan. Kahit sa, ulitin ko, no? Kahit ako, 100 na ibawas ko sa manok ko. Alam ko yung manok ko, matubig. Eh, pipigayin ko. No, alam ko yung manok ko, nung araw na yon matubig. Dahil kasi dun sa amugan nag-absorb ng maraming tubig. Madali na maugutin yan . Hindi naman tayo nagpapainom sa araw ng laban. Hindi naman niya ininom yan . Kaya okay lang. Ang mahirap lang yung ininom ng manok, yung mismong tubig. At marami siya nainom. Sabi ko nga, pag lumagpas ng 8, out na. Eh kung nakain mo na, 15, naubos na niya na isang ganon. Talagang bibigat ng gusto yan. Pangit yun, pangit magiging epekto nun kasi buong ano. Unlike yung moisture galing sa amog. No, maganda magiging ano, ang manok magaan na bumubuka. Ngayon ganito no, meron tayong nakuha ng ano diyan isang tip no galing sa Big Time na lumalaban sa World Slasher. Siguro respeto na lang sa tao, hindi ko nababanggitin. Fans lang ako noon, baka mamaya nakakaya, baka kala ginagamit pa natin siya. Ang sabi niya nga ano, kung meron lang daw ano, nabibili na gadget, no, yung papagawa siya ng parang basketball court na naka-enclose, and then lalagay yung mga gadget dyan, parang sprinkler, no, na sa mga building, pero ang binabagsak kamog lang, bibili siya . Kasi ngayon ang isang problema, no, pinatutulog niya rin ang manok niya sa tipi. Ngayon, pag umulan nga, hindi po pwede, di ba? Kasi yun ang kabilin-bilinan niya, pinaka-importante sa manok, lalo na't malapit ng laban, kahit yung uling araw bago ang laban, na mahamugan. Kaya niya diniskusyon yung moisture in, moisture out. Moisture in through feather and skin, not yung ininom niya, no? Kasi iba nagiging effect pag ininom kesa rin sa pumasok lang sa balat niya at sa balaibo niya. Sana ko nasagot ko no, yung katanungan ni Sir Chavins Baro. 2190 to 190 grams ang binawas. Sabi ko nga, ang nagiging problema na lang ito, benching ko, no? Kulagseka, nasalat niya yung moisture, no? Pero kaya sila nakakabawas niyan, sir. Nasalat nila, ng manok nila, matubig pa. Pangalawa, hindi pa nagsiseka, lagtimbang na. No? Kahit sandaan, kaya natin bawas sa manok. Depende kung ano magiging huli kong salat sa manok. Pero kung ang salat ko sa manok, sapat na, pinakasave na sa akin yung 60. Pero pagka sabi ko nga, nung nakaraan, pag medyo tingin ko, medyo parang ang manok ko hindi kakayanin, dahil kasi ang moisture niya, sapat lang, 50, pinaka-safe na safe. Kasi 35 na lawas, 15, no, yung kinain niya, di mo makabawas akong 10 grams doon, tapos 5 grams na lang doon sana, wala, chicken na, kaya minimum ko 60. Okay na po, sana may natutunan kayo, sana natulungan ako kayo, no. Doon sa mga bago sa aking channel, sana ho isubscribe na ninyo ang aking channel. At asahan nyo, puro quality video at puro quality knowledge ang matututunan nyo sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng aking subscriber, sa supporta ninyo. Saludo sa inyo lahat, mga boss. Sige po, bye-bye. Awol pala, no? Kapag ka nag-uulan,
kapag ka ang panahon maulan, huwag tayo mag-attempt no, na magbuwas ng sobrang laki. Dapat doon lang sa safe kasi pag maulan, kahit gano'ng kagaling ang handler, masisira. Yung matubig, ang hangin, huwag na huwag magbabuwas ng sobrang laki. Yun lang ho. Okay, good luck!